Sa dinami-rami ng mga isla na matatagpuan sa bahay ng San Pascual, ay meron tayo ditong malalaman na may isang malungkot na kwento. Noong panahon na po, meron dalawang magkasintahan dito. Isang babae at isang lalaki. Isa itong kwento ng isang babae na naghintay ng matagal sa kanyang kasintahan. Pero hindi niya alam na wala na pala siyang mahihintay pa. Dahil ang kanyang nobyo ay matagal nang pumanaw na hindi man lang niya nababalitaan. Kaya ang islang ito ay tinawag na iniwaran o hango sa salitang iniwanan. Halika kayo at sabay-sabay nating puntahan ang islang iniwaran. Ito yung panibagong isla na tourist spot dito sa San Pascual, Masbate. Ang tawag si Cho Berga. So, ito ay dinedevelop pa para maging isang pasyalan at isasali sa mga island tours dito sa bahay ng San Pascual. Ito yung si Cho Berga po, pinagmamalaki siya ng bahay ng San Pascual dahil meron siyang deep jump na tinatawag nandun po sa kabilang part. Isa sa mga activities na pwede magawa rito ay ang cliff jumping. Kahit mga bata ay enjoy na enjoy tumalon dito dahil ito yung mababa lang. Pero dapat marunong pa rin lumangoy dahil ang babag sa kanyo ay lagpas tao po yan. So kung makikita natin guys, dito sa si Cho Berga, parang isang puno ng mga bato na sa gitna may tapyas. Na kung saan, ito nga, ito dito dumaong yung bangka. Yung naapakan naman natin ngayon ay hindi siya pure white sand. Ito po ay may mga halo na mga mapipino na mga mababato. Ito po, yan. Ang tawag pala sa lugar na to ay si Cho Berga. Isa sa mga sitio dito sa isla ng iniwaran. At kung mapapansin nga natin, maraming mga pwedeng paliguan rin o beach na may kita sa gilid nitong islang ito. Tapos ito ay almost bago lang siyang na-develop. Kaya hindi pa siya masyadong popular. Pero pag napuntahan to o yung mga gustong pumunta o bumalik ng Burias, i-enjoy nyo pumunta, experience yung pumunta ng Berga Island kasi promise ko sa inyo, 10% to 10% mag-i-enjoy po kayo sa isla. Oh, ito ay malapit lang sa Sombrero Island at kung makikita natin yung lokasyon, under development pa. So, kung makikita natin dito, may mga bahay-bahay rin po pala na nakatayo dito sa isla na to. Naikwento rin pala sa atin ni Kuya Marlon ang kwento netong barangay iniwaran. Kaya tara, pakinggan natin yan. Sabi nung panahon na po, meron dalawang magkasintahan dito. Isang babae at isang lalaki. Si lalaki nagpaalam kay babae na aalis muna siya, pupunta ng Manila upang magtrabaho. Ngayon, nung nakarating siya ng Manila, mga isang linggo makalipas, nagpadala pa siya ng sulat. Si babae naman, umaasa na magpapatuloy yung pagpapadala ng sulat hanggang lumipas ang isang buwan, taon, umabot ng 10 hanggang ilang dekada nang nagdaan hanggang sa tumanda na si babae. Nung tumanda na si babae, tsaka niya lang pala nalaman na si boy ay namatay na. Kaya itong barangay iniwaran ay para siyang hango sa salitang barangay iniwanan. Sa tinagal-tagal ng panahon ng paghihintay, ay sa pagtanda niya, ay doon niya palang nalaman na matagal na pala pumanaw ang kanyang kasintahan. At ito ang kwento ng islang iniwaran.